Salvation, kaligtasan. Okay. So, blessing, kasama natin si Nathaniel. Ira, nung time no si... Okay. Buksan natin natin mga Biblia sa... Tawag dito. John chapter 10, verse number 28. Pabuntyan yung Bible ko dyan. Okay. Yun pula. Tumayo tayo, tayo yung basahan ng Biblia, no? Angelo, tabi ko yung Nathaniel. Pag-plus na rin sa screen kung meron, di ba? Okay, tumayo tayo, basahin natin yan. John chapter 10, verse number 28. Okay, basahin natin. Ready? Read. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat o Diyos sa araw na ito. Thank you for what you have done in our lives. Thank you for nakalakasan po ng bata sa amin. And thank you for good weather this morning. Dalayan ko rin po na yung mga patiran po namin who are on their way, going to this place, guide them that can come and join the services this morning. Mangusap po kayo sa puso't isipan ng bata sa amin. Lahat na ito aking dinalangin. Pinapasalamatan sa madami sa plano ni Kristo Jesus sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Maraming salamat po. Ano, ang sabi po dyan, I give unto them eternal life. So, ang buhay po ng tao, ganito ha. Ang buhay ng tao, dalawa. Una, yung tinatawag natin na earthly life. Earthly life, yung buhay po natin dito sa lupa. Earthly po ang tawag niyan. Ano po? Earthly life. Ibig sabihin nito, ha? Pwede tayong, kaya ang cemetery, tingnan nyo ha, merong maiksi, merong katangtaman, meron namang mahaba. Ibig sabihin nito, ang buhay natin, walang pinipiling edad. Okay? Kagaya halimbawa, o nagkaroon lang ng typhoon hurricane sa Amerika, o patay, yung iba. Ano ba yung sanin ng kamatayan ng tao? Nung araw, nung wala pang ano, wala pa yung sasakyan, kalabaw pa lang yung sinasakyan at kabayo, yun, namatay kasi naapakan ng kalabaw. Nakuha nyo, di ba? Nahulog eh. E ngayon, dahil sa ano, tawag doon, technology. Yan. Meron ang namatay sa kasi cellphone. Oh, di ba? Kita nyo? Kasi cellphone lang, namatay. Kalalaro ng cellphone. Meron ang namatay, ano, sa bisikleta. May namatay sa pagmumotor. Ikaw ba, Nathaniel, na-discuss ka na sa motor? Oh, discuss siya na. Ikaw, Joan, na-discuss siya na? Di pa. Gusto mo ma-discuss siya? Drive ka sa labas. Yung dito nga lang sa loob, na-discuss siya. So, yun po yung sanin ng kamatayan. Yung iba, ano pa? Sanin sa kamatayan. Aksidente, di ba? Yung aksidente. Iba naman, sumakay ng barko, patay. Iba naman, sumakay ng aeroplano. Oh, nag-crash, patay. Ang daming sanhi ng kamatayan eh. Yung iba naman, naglalakad lang, patay. Oh. Yung iba naman, natutulog lang, patay. Kung kayo papipiliin ko, anong kamatayan gusto ninyo? Yung iba namatay sa kabusugan. Yung kaibigan ko, ah, gutom. Kumain ng ano, pito yatang balot. Itong balot. Pagkatapos, kumain ng humba. Eh, humba. Yung taba. Yung pata. Kain. Kinain yung matataba. Ah, maya-maya, nandilim yung paningin. Sabi niya, naantok ako. Anong sunod? Dinala sa ospital. Anong nangyari sa ospital? Dead on arrival. Ang bihir. Masarap na kamatayan, busog. Para naman, pangit naman yata yung namatay na gutom, ano, easy.
AC. Parang pangit mamatay na gutom, ano? Okay lang mamatay, busog, ano? Saklap na kamatayan nyo. Kaya tingnan nyo, ha? Kaya ang buhay natin, ganito, ha? Merong 1 year old pa lang, patay na. Merong 10 years old pa baba, patay. Meron namang 20 years old, namatay. Ay, meron pa pala, mga sanhi ng kamatayan, suicide. Nagpakamatay kasi hiniwalayan ng girlfriend, ng boyfriend. O yun yung people natin dito. Nagbigti. 18 years old na babae. Bakit? Hiniwalayan ng boyfriend. O. Kaya pag hiniwalayan ka, Joanne, huwag ka magbigti, ha? Okay? Kasi may nagbigti na. Magbaril ka na lang. Para maiba. O. Ikaw, princess, pag hiniwalayan ka, dapat matuwa ka. Salamat ka, salamat. Diba? Laya na ako. Oh, diba? Kaya hindi, huwag kayong gano'n. Pagka hiniwalayan kayo, huwag kayong magpakamatay. My goodness. Diyan sa may ano, sa may tawag dito sa may green, ano? Greenland pa, area, yung Green Park yun, yan, Greenland Academy. Oh, isipin mo, may pinaglaymayan doon. Nursing student, kagagraduate lang. Sabi ko, bakit anong ano nito? Sanhi ng kamatayan? Nag-inom, naglason ba ng ano, ng maraming gamot? Pills, overdose. Bakit? Kasi hiniwalayan ng boyfriend. Kagagraduate lang, my goodness. Patakamatay. Wag ho, wag niyong gawin yan. Hindi katapusan ng mundo yan. Okay? So yun ang gagawin niyo, ha? Wag kayong magbigti, wag magpakamatay. Mahirap yan. Ipinagbawal yan ng tawag doon. Hindi yan ang kalooban ng Diyos, ha? Oh. So ito. Meron namang namatay, 50 years old. Okay lang yon. Nung isang araw, kausap ko yung ano, tricycle driver. Ito si driver. Sabi sa akin, sir, eh, yung kasamahan namin sa TUDA, TUDA ba ang tawag niyan? Tricycle Operators Driver Association. Sabi sa akin, eh, tatlo po ang namatay sa amin kahapon. Ma-okay ah. Sabi ko, grabe. Ano yun? Nagbanggaan ba? Kasi tatlo eh. Hindi ako, sir. Sabi sa akin, yung isa, 70 years old, inatake sa puso. Ma-okay yun. Sabi ko, okay lang, matanda na eh. Yung isa naman, 50 anyos. Sabi ko naman ang kanya matay, inatake din sa puso, patay. Sabi ko, well, may dad na rin. Sabi niya, sir, ang nakakalungkot, yung isa naming ano, kasamahan. Bata pa, 30 anyos. 30 years old. Sabi ko, anong nangyari? Nasaksak ba? Hindi, oh. Inatake din sa puso. Patay. Ilang taong ka na, Nathaniel? Ha? 30? Mag-iingat ka. Kandidato ka na. Okay? Sipin mo, pabata pala nung ano, yung heart attack, ano? Delikado pala yan. Patay. Ha? Cholesterol? Hindi, kumain ka pa ng mga taba. Mga maalat, sige. Para mapadali ang buhay. Okay? Ang point dito, mga patid, ano man ang edad mo, ang tao ay mayroong kamatayan. So, ibig sabihin, ito po yun, ha? Ang buhay dito sa mundo ay mayroong kamatayan. Kaya pag tinanong ko kayo, ilang taon ba dapat, ha? Yung gusto niyong edad para mamatay, ilang taon ba dapat? Ikaw, princess, ilang taon ka dapat mamatay? 75? Oo, oh, yun na, 75 years old. Ikaw, Joan, mga ilang taon ka dapat mamatay? Yung gusto mo, ha? 80? 84? 80? Oh, ba, okay, ha? AC, ilang taon? 80? 90? Ba, taasan mo pa si Pader. Si Pader, nagpipray na yung namatay, eh. Gusto taasan, ano? Ganun po yan, ano? Eh, ang akin naman, ang prayer ko ganito. Panginoon, pagkunin nyo na ako, huwag naman yung maging crippled ako, ibang na ano muna, di ba, na stroke, di ba, na ano, yung bedridden ka, huwag naman.
ang gusto ko, pagka oras ko na, di mo na ako magagamit, patayin mo na ako. Pero wag naman akong patayin mo, Panginoon, ano, yung aksidente ba, yung head-on collision? Iba yung ulo mo, nandoon sa kabilang kalye, yung kamay mo, nandoon sa kabilang kalye. Wag naman yung ganun. O, di ba? Ang hirap ng kamatayan na ganyan. O. Pero ngayon kasi, ang sanhi ng kamatayan ngayon, yun na yun, asma, imi-asma ko. O. Sa dugo, marumi din dugo ko. Malapot. Ang dami akong kandidato ako sa, di ba? Kandidato eh. Yung iba, namatay sa kolesterol, may kolesterol ako. May matay sa high blood, may high blood din ako. O. Nandito sa akin lahat eh. Napakayaman ko. Di ba? Galing, ano? Napakayaman. So, ibig sabihin, ang buhay natin mabadid, temporary lang yan. Huwag natin sabihin, malakas ako. Diba? Nag-gym ako. O. Isipin nyo, yung gym instructor, ang tawag niya, yung mag-ganong-ganong, sit-up. Kasama niya yung kanyang, ano, yung kanyang, kasamahan siya, hinahawakan yung dalawang paa niya, nag-ganon siya. Pag ganon uli, hindi na gumalaw. Patay. Yung airways niya, nag-lock. Simpleng kamatayan. Ang lusog-lusog. Oh. Samantala, yung mga tao dyan, palakad-lakad, parang butot-balat na, di ba? Butot-balat na. Gaganon-ganon, akala mo talaga, pag ihihipan mo, matumba na. Oh. Parang nasa isip mo, pag dinitingnan mo, o isang uod na lang talaga, hinipumirma dyan. Buhay pa rin. So, yun. Kaya ang buhay natin, mga batid, temporary lang. Oh. Di ba? Temporary lang. Yun yung unang buhay. Ang pangalawang buhay, ito yung buhay na walang hanggan. So ang tanong dito, paano mo makamtan yung buhay na walang hanggan? Paano natin makamtan ang buhay na walang hanggan? Napakasimple lang makamtan ang buhay na walang hanggan. Yun ay yung ating lesson ngayong araw. Patungkol sa salvation, kaligtasan. Okay. Ano ba ang kaligtasan o salvation? Pag ikaw po ay may sakit, kanino ka lalapit? Pilipino, albularyo agad eh. Di ba? Manghuhula. Doon malapit eh. Ganun ang Pilipino, di ba? Oo. Hindi doon. Pag may sakit ka, pumunta ka sa doktor. At huwag kayong mag-self-medicate. Kasi pag nag-self-medicate kayo, delikado ho yan. May kaibigan ako, nagsi-self-medicate. Ayun, nagka-problema. Ay, masakit yung aking ano, likod. Sakit na likod lang ha. Sakit yung likod ko. Inuman ko nga ito na may pinamik. Hindi naman talaga likod. Ang sa likod, ang daming ano dyan, organ eh. Nandyan si lungs. So, di ba? Nandyan eh. May mga nerve dyan. Sumakit yung ano, dibdib. Ay, ano yata? Baka na ano ako na... Baka sa pagbuhat ko, yun pala, puso na pala yun. Kaya wag kayo magmaano, wag kayo mag-self-medicate. Pag may naramdaman, wag nyo nang hintayin na hindi niya kaya. Ang problema kasi sa Pilipinas, pag hindi na kaya, saka lang pupunta sa doktor. Nakuha nyo? Oh. Hindi naman mahal yung doktor eh. Punta ka muna sa center. Oh. Pag walang pera, punta ka muna sa center. Libre yun eh. Okay? Kung ikaw ay may kaso, saan ka punta? Halimbawa, si Princess nakapatay. Saan siya punta? Ha? Sa abogado, hindi sa barangay, nakapatay na eh. O, pag nakapatay ka, may kaso ka na, sa abogado ka pupunta. Halimbawa lang, napatay niya si Franklin. Nayari mo. Di ba? O, halimbawa lang naman yon. Pag nakapatay ka, yun. Kayo po ay pumunta sa abogado magpatulong. Diba? Oh. May kaso eh. May problema ka. Ikaw ay naliligo. Nalulunod ka. Anong kailangan mo? Hindi abogado. Hindi doktor. Nalulunod ka. Ang kailangan mo, lifeguard. Kasi kahit gaano kagaling natin na lumangoy, may panahon. Ako nga, ang galing ko lumangoy. Marunong ako lumangoy. Mula nung kabataan ko.
Pero dumating na naliligo kami doon sa may tanay. Mababaw lang, dito lang yung tubig. Ang problema, inatake ho ako ng asma. Ibang, hindi na ako makahinga. At ayoko nang gumalaw, hindi ko na may, ano yun, oh, tsaka pa kasi nga, ano na, hirap na. So, ginagawa ko, na ganun-ganun, hindi ko na pwedeng ano kasi nga, lalong mag, ano, hindi rin ako magsalita, gaganong-ganong kay Johnny, sana kapatid ko. Tinitingnan lang ako nangyayari sa kapatid ko. O, di ba? Yan ang problema. Pag inatake ka, may asma ka, inatake ka sa tubig, patay ka. Hmm. Okay? Kayo po yan mga kapatid. Ang kailangan natin, pag may problema tayo, gusto natin ng ano, may sakit, doktor, o may kaso, abogado, nasa kalsada, nagbanggaan kayo, anong kailangan mo? Pulis. Pero, ha? Kailangan mong pumunta sa langit. Sinong kailangan mo? Hindi relihiyon. Itong church na ito, baptist ito, hindi ito makatulong sa kaligtasan mo. Nakuha niyo mabudin? Walang relihiyon dyan. Merong mga nagtuturong relihiyon, ay umanib ka sa amin o pangi kayo maligtas. Walang garantiya yan. Kasi ang sabi ng Biblia, John 14 verse number 6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan eh. Hindi yung taga-Davao yung daan. Ang Panginoon Jesucristo ang daan. Hindi ang church ang daan. Okay? Hindi ang mabuting gawa ang daan. Ang Panginoon Jesucristo ang daan papunta sa langit. Okay? Ito po yan. Number one, pag-i-plus na. God's simple plan of salvation. Ito yung simpleng plano ng kaligtasan. Before a person can get saved, he must know that he is a sinner. So tayo po ay makasalanan. Okay? Luke chapter 5 verse number 32. Ito po ang sabi sa Luke chapter 5 verse number 32. And Jesus answering said unto him, they that are whole need not a physician, but they that are sick. Oh. Pag ikaw ay walang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Pero yung may sakit, kailangan mo yung doktor. Ang tao pag gutom, hindi niya kailangan ng pagkain. Ang tao pag hindi uhaw, hindi niya kailangan ng tubig. Okay? So ito po yan mga budod. So tayo, kailangan natin ang Panginoon Jesucristo. Okay? Kaya sabi dyan, sa verse 32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So tinawag din ng Panginoon in order to repent. By the way, by the word repent, magsisi lang sa ating Tagalog. Ano ho? Pag sinabi po natin repent, talikuran. Talikuran natin yung mali natin. Paano ba tumalikod? Hindi po 90 degrees. Ang 90 degrees, ito yung kasalanan mo. Punta ka lang dito 90 degrees. Nakikita mo pa rin. Hindi rin ho 45 degrees. Sa military, 45 degrees. Hindi po yon. Dapat yun ay 180 degrees, talikuran mo. Hindi rin 360 kasi, paano? Ikot ka lang na gano'n, di ba? Babalikan mo pa rin. Wala, hindi gano'n. Okay? So, pag sinabing repent, talikuran ang kasalanan. Okay? So, under that, letter B, the penalty of man's sin is death. Kaya tayo ay namamatay. We die. Nabanggit ko na sa inyo yung kamatayan. Di ba? Two kinds of death. Meron dalawang klase. Ano yung una? Physical death. Yung physical death, itong katawan na ito, to, yung katawan na ito, yung akin, di ba? Ano pang mga chemical dito na punta na sa kabalat ko? Nag-lotion ako, di ba? Nag-perfume. Aminsan-minsan, yun naman araw-araw, perfume. Naglalagay ka ng kalamansi dyan. Oh. Kinakalamansihan mo ito eh. Nilalagyan mo ng ano, deodorant, tawas, yung ano, underarm, pati paa mo para hindi bumaho. Oh. Ano pa? Yung ngipin mo, ilang galon na kaya ng toothpaste ang naubos dyan mula nung bata ka. Tama, di ba? Galon-galon na yun. Oh. Ilang toothbrush na kaya ang naubos mo kung every
3 to 6 months ka nagpapalit ng ano, ng toothbrush. Ibig sabihin nito, kahit sabihin mo, kalahating taon ka na lang papalit ng toothbrush. Aba, kung 54 years old ako, aba, 100 plus na ka-toothbrush yun. Nakuha niyo ba yun? O, 100 plus na. O. Ngayon, nagsasabon ka sa buhok mo. Ilan na kayang sabon ang naubos dyan? Lahat na siguro ng sabon. Diba? Meron ng papaya dyan. Meron ng gogo. Meron sigurong palmolive dyan. Kung ano mga ano, diba? Safeguard. Oh. Belo. Ano pa yung mga ano? Dami dyan. So, ibig sabihin, ang dami na nagastos. Ilang sabon na kaya nagastos sa buhok mo? Nag-conditioner ka pa. Pambihira. Nag-shampoo pa. Diba? Yan lalaki, ako bihira naman ako mag-shampoo. Kasi konti lang ng buhok ko. Pero yung magayon nito, mahabang buhok ko. Yung isang sachet, hindi yata kasya, no? Diwan, tayo. Hindi kasya, no? Abas ang buhok eh. Para magkasya, bawasan mo. Hindi, biro lang ha. May technique kasi dyan. Pag nagsabon ka, sabunan mo. Bumula na, saka ka maglagay ng shampoo. Hindi, kasya. Ang problema kasi, binanlawan mo muna pagkabanlaw. Saka ka nag-shampoo ulit. Hindi, kulang nga naman yun. Kaya may ano yan, may kanyang twist yan, pinag-aralan yan. Okay? At wag na wag kayong pag nag-shampoo, wag naman yung banlawan nyo maigi kasi malalagas yung mga buhok nyo. Sasabihin nyo, bakit may hair fall? Eh, nung panahon nila ni nanay, nay, di ba? Yung lola ko, ang shampoo noon, gata lang naman eh. Inangat-ngat lang yung nyog. Pagkatapos noon, ingat-ingat ng nyog, gaganon lang yun sa, ano, sa ilog. Ayos ah. Sabi ko, ayos to. Yung, ano yung gata, di ba? Gaganon lang yung gata, igaganon-ganon doon. Oh, ayos. Eh ngayon, wala nang gumagawa niyan. Okay? Physical na kamatayan, dadalhin yung itong katawan na ito na inalagaan natin, ilagay sa kabaong, paglalamayan yan, dadalhin sa simenteryo, ilibing yan, unang kamatayan yan. Ito, pag nilibing to, 3 days, bloated na yan. 1 week, uod na yan. Diba? 2 weeks, ubos na to, pero mabaho pa rin. Sa loob ng 3 buwan, pag hinukay ako, buto na lang yon. Wala nang amoy. Di ba? Oh. Ano pa? So yun yung, yung buhay natin dito. Ikalawang kamatayan, itatapon yung kaluluwa natin sa impyerno. Pag napunta ang tao sa impyerno, doon ngayon siya sunugin araw at gabi magpakailan-kailan pa man. Yun po yan, okay? So ang penalty ng kasalanan ay kamatayan. Death means separation. 2 kinds of death, physical death. Pangalawa ay spiritual, second death po yan, Revelations 20, 14 to 15. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. This is the second death. Then under that, letter C. O bakit may letter C? Paano nangyari ito? Ganito bang ano ko? Ah, okay, tama. Lumabas kasi yung ano, yung get eh. That's an awesome. Okay, let us see. We are helpless to save ourselves. Galatians 2:21. Hindi natin kayang iligtas sarili natin. Wala talaga, kahit anong gawin natin, we cannot save ourselves. Okay? Jesus died. And by the way, yung pera natin, hindi natin mababayaran yung kaligtasan ng pera. Hindi natin mababayaran ang kaligtasan sa pamagitan ng ating edukasyon. Hindi ho. Sa kabutihan natin, we cannot pay our salvation by our good works. No, we cannot. Under that, mga batid, Jesus died for our sins and rose again from the dead. So, binayaran ng Panginoon yan. 1 Corinthians 15. Oh.
Buksan muna natin na 1 Corinthians 15. Verse 3 to 4. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins. So ang Panginoon natin, namatay siya para sa ating kasalanan. According to what? Scriptures, ayon sa salita ng Diyos. That He was buried and rose again the third day according to the Scripture. Oh. Wala pong tagapagligtas sa mundo na namatay para sa tao. Wala. Si Buddha, namatay, patay. O, di ba? Kambodya bang field mo, Pastor? O, Buddhist yun, di ba? O, doon ka makita sa mga kalyan, dadaming ano, Buddha. Meron doon circle na puro Buddha. Meron, di ba? Pambira, crossing yun eh. Parang ano ba yung U-turn? Pag ganun mo, pambira, laki ng Buddha, parang tower, oh. Ayos, ah. Oh. Filipino, Catholic nation to, pero walang ganun sa Pilipinas, eh. Pinagagastosan nila yon. Alam mo, yung mga cross natin dito, wala sa mga kalye. Oh, yung mga imahe ng Pilipino, wala sa mga kalye. Saan mo makita yung mga cross? Doon sa mga mahihirap, sa bundok pa eh. Pupuntahan mo yung tatlong cross. Ang daming tatlong cross eh. Sa Paete, meron tatlong cross. Oh. Pagpunta mo ng Quezon, meron din. Papuntang Real, meron din. Makita mo yan. Oh. Mga cross. Pero yun sa kanila, talagang nasa mga sentro ng syudad. Yung Buddha nila. Sa Japan, ganun din. Sa Korea, ang dami. Punta ka sa Buddhist temple, pagpunta mo doon, huhubad ka. Hindi ka po pwedeng pumasok sa templo na nakasinilas eh. Huhubad ka niyan. Iminsan, kasi bundok. Sabi ko, bundok naman. Nakasapatos ako. Ah, sinigawan ako ng mga tao eh. Kasi nakasapatos ako. Tinuturo-turo. Ay! Hindi ko na maintindihan. Sabi ko, nangyayari. Ba't sumisigaw sila? Atras ako eh, atras. Tapos tinuro nila pa ako. Ah, yung pala yun. Ang bira. Hindi kasi magkaintindihan eh. Kasi ang Koreano, pag sinabi mong usap tayo, sabi mo, naintindihan mo ba? Oh. Hindi ba? Gamitin mo yung utak mo. Sabi mo, use your common sense. Di ba? Common sense. Pandinig nila dyan, komosin. Yung komosin nila sa patos. At sabihin nila, do you understand? Yes, I understand. I use my... magkaiba kayo. Iniisip mo ito, yung kanya doon. O, di maghindi ka magkaintindihan. Pero Pinay, ganun din ang Pinay. Hindi nakakaintindihan eh. Pilipino, hindi nakakaintindihan. Pagkain na lang eh. Punta ka doon sa Cebu. Pre, kaon ta anay? Sabi ng Tagalog, malala itong Cebu. Ano? Anay, kinakain eh. Eh, punta ka doon sa ano? Bacolod, Negros. To, kain tabla. Ah, delikado to. Tabla, kinakain. O, oh, kita nyo? Mahirap eh. Eh, pumunta ka ng Batanginyo. Ay, pasensya ka na ha. Ang aming ulam ay gatae. Gatae daw. At aming kainin ay maratae. Delikado tayo yan. Biro lang yun ha. Sorry. Pero, ibig sabihin, hindi magkakaintindihan. Kaya mahirap. Sa Mindanao, pag ikaw ay ano, magsaing, ha? Pag nasunog yung sinaing, anong sabihin ng mga tayo Mindanao? Napagod. Napagod. Sipin mo, kaya, sa mga Tagalog, kailan ba mapagod yung ano? Akala mo, napagod sa trabaho. Okay nyo? Hindi makakaintindihan eh. Oh. Kaya nga, sa kanta ng mga ano, di ba kayo magturo ng mga bata? Anong tinuturo nyo? Olo at liig, liig balikat at baywang. Ano sunod? Tuhod at paa. Tuhod at paa. Eh, ang mga Cebuano, olo at liig, balikat at biwang, tuhod at paa. Ah, mahira, no? Ito yung paa na, ano, eh. Ito yung paa ng mga Cebuano, eh. Tuhod at paa. Sabi ng mga Tagalog, bakit kami nakaganon?
Bakit yung mga Cebuano na kaganoon lang? Oh, eh, tuhod at paa eh. Hindi makakaintindihan eh. Okay? So ano sunod mga kapatid? God expects us to repent and receive Jesus Christ. So ang gusto ng Diyos, tayo po ay magsisi, di ba? Magsisi at tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Yun lang ang paraan eh. Then under that, Roman numeral number 2. Salvation makes you a part of God's family. Kayo ay maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Okay? Pamilya ng Diyos. Merong kanta na ano? I am part of the family of God. Kanta yun. Naisip ko lang. Family of God yata ano roon. So, nung tinanggap mo ang Panginoon, kapamilya ka ng Diyos. You are part of God's family. Bakit? Yung Diyos nagiging tatay mo. Ikaw ang anak ng Diyos. Nakuha niyo ba yun? So, meron ka ng, dito sa lupa, meron tayong mga tatay eh. Oh, may mga tatay tayo dito. May nanay tayo dito. May mga kapatid tayo dito. Pero, sa Diyos, tinanggap mo siya, siya ang naging tatay mo. Ito ngayon yung mga kapatid mo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya tinawag tayo, kapatiran, magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya dalawa ng pamilya nyo. Yung sa bahay ninyo, physical yan, earthly family yan, ito naman, spiritual family ninyo. Sa bahay ninyo. Oh, makinig kayo sa akin, tumingin kayo sa akin. Sa bahay nyo, hindi ba kayo nagtatalo? Oh, Brother Joaquin, sa bahay nyo, wala. Brother Joaquin, sa bahay nyo, wala bang pagtatalo? Lagi, ano? Oh, lagi. Oh, Cabriters. Oh. Weh, dadalawa na lang kayo ni Biola eh. Masaklap, ano? Dadalawa na lang, di ba nadatalo? Mahiro. Wala hong perfectong relasyon sa lupa. Amen, mga padad? Ano yan eh? O, ano yan? Si Milian, tanuyin ko. Ikaw yan. Wala bang bira sa bahay nyo? Araw-araw, isipin mo. Pampatiba yan eh, araw-araw eh. Oh. Pero, ito lang, iwasan yung makasakit ng tao. Huwag yung makita yung cellphone, bato nyo. Ha! Makita nyo yung plato, bato nyo. Walang ganun, pambira naman. Salita lang. Nakuha nyo? Hindi yung binato mo, yung cellphone. Okay lang, yung cellphone mo ay 3310. Madali mong palitan yun sa palinggi. O, di ba? E kung cellphone mo, ay iPhone 16. Meron na ba yun? Ha? iPhone 16, meron na ba? O. Oh. Pagka ganyan pala, tanungin ko yung anak ko eh. Ganong kagad siya eh. Meron eh. Mga high-tech kasi yung mga batan to eh. Sipin nyo? O. Oh. Ibato mo yan. Kaya yun lang yung matayan nyo. Pag nagalit kayo, ha? Huwag kayong manira ng gamit. Huwag kayong manira ng gamit. Franklin, pagka nagalit ka, huwag mong batuhin to, ha? Dahil pag binato mo to, babalik bang kita eh. Pasakayin kita ng aeroplano. Ihulog kita sa aeroplano. Lupit na ihulog sa aeroplano, no? Sarap kaya pag nasa taas ka na ng eroplano, tapos ganito kulimlim, parang ang gusto mong tumalon eh. Kasi parang ang ganda ng ulap eh, di ba? Parang sarap tumalon eh. At sumigaw ka ng I believe I can fly, diretso ka sa bubong ng ano, ng pilgrim, ano? Pagka tumagos ka dyan, diretso ka rito, warak-warak ka. Kita mo yung pinulak na ano, ng tao doon, yung nang hold up, yung ano, di ba sa aeroplano? Doon sa may ano, pinulak bro, di ba? Doon sa may real case. Nung tiningnan nila yung tao, my goodness. Baon na nga na eh. Nakabaon ng 2 feet eh. Sipin mo. Baon siya eh. Yan pa eh. Sa black, sa ano pala niya, yung pirisa, no? Tag. Pero pag dito, simento, alam mo na,
magkakalas-kalas ka yung utak mo, kung saan siyang pulutin yan. Okay? So, walang perfect ha? Sa pamilya ninyo, pamilya natin, walang perfecto. Pag tinanong niya ako, Pastor, perfecto ba pamilya niyo? Hindi. Misis ko, nabubulyawan ko yan. Nataasan ko ng boses. Kagaya kahapon, nataasan ko ng boses. Sabi ni Mrs., ba't siya nagagalit? Subok lang. Subok lang, o, di ba? Para wag nang, ano, wag nang pumantong sa pagtatalo, di ba? Subok lang, o, ano lang yun. Ang mahirap yung magtalo kayo, di ba? O, subok lang. Kasi mahirap naman yung ano, walang tao doon. Kaya ang buhay natin hindi ho perfecto ha. Kaya itong church na ito hindi po ito perfecto. Okay? Halimbawa lang, kayo magkakapatid nag-aaway. Ito kasi ang problema eh, makinig kayo ha. Pag nag-aaway yung dalawang kapatid. Away yung dalawang kapatid. Sisitain ang nanay. Di tatlo nang nagtatalo. Sumama si tatay. Ang kamukha't mukha ta ng talo, yung tatay at nanay. Oh. Alam niyo yan, di ba? Oh. Kaya sa bahay, pag nagtalo yung mga anak ko, sasali na si misis, ah, bahala kayo dyan. Oh. Pag medyo sakita na, sakal ako intra. Pero yung sigawan lang, yun. Oh. Yung Johnny naman, madaling kausap yan. Oh, Johnny, tama na. Kasi ito, tahimik yan. Kaso lang yung tahimik pala, delikado. Nakuha niyo, pag nagalit, delikado. Yan ang binabantayan ko eh. Kaya lagi yung pinakausap, anak, huwag mong ipunin muna yung ano mo. Kasi malakas siya eh. Pag manipa siya, sa liit ng gusto. Yun ang iniwasan namin eh. Kasi nga, pag binubuli mo to, pangiti-ngiti lang. Pero yung pala, kinikim-kim na. Oh. Pagka nakahanap yan ng magalit siya, ano yan, parang bumba eh. Diba? Eh delikado, kaya ito lagi, no, kinakausap ko, anak ko, ganun, ha? Kontrolin mo yung sarili mo kasi makakapatay ka ng tao. Kasi yung galit mo, biglang na-shoot up yan. Yung akala mo na simpleng bagay, mag-triple, ang lakas noon. Di ba? Kita mo yung ano, kaibigan ko, nagsunog. Nagsunog, ha? Nagsunog yung sigawan. Isipin mo yung riff nila, nailabas niya. Yung ref, may labas. Nung nawala yung sunog, apat na tao ng buhat. Sabi ko, grabe. So, yun po yun. Dito sa junction, sunog. Oh, mayroon isang ano dyan, binata dyan. Alam mo, bigas ang na ano niya? Na pasan niyang bigas? Tatlong sako. Takbo-takbo niya. Kasi may tindahan sila eh. Tatlong sako, talaga namang. Tinakbo niya, tagtatatlong sako, pak! Nung maano na, nung wala na yung sunog, mag-iisang sako na lang. Sirap po. Atulo ba? Ano ba? Sipin mo. Yun ang mga ano eh, yun yung pagkagalit ka eh. Diba? Biglang na-shoot up yung ano mo. Kaya wag. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. So, kung dati magalitin tayo, magalitin ka pa rin ngayon. Kaso lang, mayroon ng pasensya. Diba? Bungangira ka dati. Bungangira ka pa rin ngayon. Kaso lang, manageable na. Oh. Diba? Manageable na. Oh. Kasi tao tayo eh. Nakuha nyo? Sabihin nyo, Pastor, ikaw ba nung tinanggap mo pa yung pagbabago mo? Mayroon. Kaso nga lang, hindi yung tinatawag na ang pagbabago mo, ha? Sabihin, mainitin ang ulo ko, hindi na mainit ulo ko. Iinit pa rin ang ulo ko, kaso lang, by the grace of God, namamanage mo yan. Amen, mga budad? Oh. Yung anger, ang tawag noon, sa unbeliever, anger management. Tuturuan ka how to manage your anger. E dito, dahil mga anak tayo ng Diyos, walang anger management dito.
ang sinasabi natin, pag tayo nagagalit, nandyan ang banal na espiritu. Kahinahunan. Pasinsya. Di ba? Kaya yun po yun, yung fruit ng Holy Spirit eh. Mula nung tinanggap natin ng Panginoon, sa Galatians 5, di ba? Ano yun? Oh. Kindness, gentleness, faith, so on and so forth, di ba? Joy, love, peace, o yun. Yun yung hinahanap natin. Salvation is a new birth into God's family, John 1:12, di ba? Tinanggap mo ang Panginoon, you are part of God's family. God is now your heavenly Father, Galatians 3:26. Now you have eternal life. So meron na tayong buhay na walang hanggan. Pag sinabi natin buhay na walang hanggan, kung sa lupa ay 80, 70, 50, 60, sa langit ho, pag sinabi mong eternal life, maubos na, punuin mo man zero itong room na ito, oh, tuloy-tuloy yung buhay na walang hanggan. Kaya sinabi doon, walang katapusan. Okay? Our first birth gave us temporal physical life. Our new birth gave us eternal spiritual life. Okay? Now you have the Holy Spirit living inside you. So may banal na espiritu ka na eh. Kaya dapat tayo, kaya may pagbabago kasi nandiyan na ang banal na espiritu. Kaya sabihin natin, by the grace of God, di ba? By the aid of the Holy Spirit. The Holy Spirit inside us gives us the capacity to be like Jesus Christ. And lastly, now you are forgiven. So yun po yung topic ng salvation. Pinatawad ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos, may buhay na walang hanggang ka, o, di ba? Hindi ka na mapapahamak sa impyerno, kaya ikaw ay ligtas na. Okay? So, yun po yan. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin para sa ating Sunday School of Prayer. Panglin.